Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinampahan na ng reklamo ang driver ng bus na nahulog mula sa Skyway kahapon. Ito'y kahit nasa ICU pa sa ospital ang bus driver na lubha ring nasugatan dahil sa aksidente. Pursigido ang mga kaanak na mga biktimang namatay sa trahedya na ituloy ang kaso. Nabisto rin ang mga otoridad na pudpud na pala ang gulong ng aksidenteng Don Mariano Bus. Kaya kitang-kita sa CCTV video na pumula ang mga brake lights ng bus. Ibig sabihin, pumreno ang driver pero nawalan pa rin siya ng control sa bus na rumampa tuluyang nahulog. Mula sa lungsod ng Taguig, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Melmay, kahit nga nakaratay sa ospital ay sinampahan na nga ng reklamo ang driver ng Don Mariano Transit pati na ang kumpanya. Nangyari yan sa Paranaque Prosecutor's Office kanina. Isa sa tiniting ng angulo, ang pudpud na gulong ng naaksidenteng bus ng Don Mariano Transit. Sa CCTV ng Skyway, makita ang basa ang kalsada na dumaan ng bus na may kabilisan ng takbo. Kung pudpud nga ang gulong nito, mahirapan talagang kumapit kahit pa magpreno ang bus. Pananagutan daw ito ng mga operator. Yes, definitely liable sila, lalo't kung pinag-uusapan yung napaka-importanteng parte ng sasakyan, yung gulong. Imagine yun ang gagamitin mo, kalbo. So ano mangyayari dun sa sasakyan? Either mag-wiggle yun, either hindi kumapit yung brake pagka inapakan mo. So napakalaki nung role nung operator para ma-check niya before yung sasakyan. Bukod sa pudpud na gulong, ang mabilis sa takbo ang isa sa titin ng sanhi na aksidente. Makapal na dokumento ang dala ng mga investigador ng Highway Patrol Group nang magtungo sa Paranaque Prosecutor's Office. Isinapormal na nila ang paghahain ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries with damage to properties laban sa driver na si Carmelo Calatcat na nasa ospital pa rin at kanyang kumpanyang Don Mariano Transit Corporation. Ilang kaanak ng biktima na sawi ang naroon din. Tuloy-tuloy ba ito? Walang atrasan? Po sir, hindi po. Ano, kasi buhay na buhay ko na ganyan sir. Hindi na po atrasan. Laban na lang po. Matibay na ito dahil kitang-kita naman na may mga namatay eh. So eventually, ipiprepare lang namin yung resolution as well as yung criminal information. Kasama rin ba sa fafaila natin yung ano yung may-ari po? Hindi. Criminal case lang ito. Yung person involved lang, yung driver lang. So yung sa aspect naman sa aspect operator? Aspect naman ng operator, mag-file yung mga injured as well as the heirs ng separate civil case. Ang HPG, tiniyak na tututukan nila ang kaso, pero ibang usapan na raw kung inatras ito ng mga kaanak. Ito nga ang problema natin, once na hindi na nag-cooperate yung biktima at sinabi na nila na they are not willing na, they are not interested to file a case, medyo talagang pag walang cooperation ang biktima, medyo mahirap na. So talagang yun na nagiging problema sa... So sana yung mga biktima makipag-cooperate din naman sa amin. Isang mapagkakatiwala ang source na nagbigay ng impormasyon sa GMA News ukol sa record ng Don Mariano Transit sa Skyway. Noong 2012, nasa 12 speeding violation nila at 2 kaso ng di pagsusuot ng seatbelt at 1 defective taillight na pawang na itala sa Skyway. Ngayong 2013, nagtala ang Don Mariano ng 6 na speeding violation, 3 record ng di pagsusuot ng seatbelt at tig 1 record ng bukas sa pinto at obstruction sa Skyway pa rin. Kanina, kasama ang mga taga Skyway, binisita namin ang pinangyarihan na aksidente sa kilometer 17 na ibalik na muli ang 24 na metro ng nasirang railings. Ayon sa mga taga Skyway, dito raw yung point of impact ng aksidente ng Don Mariano bus. Pero taliwas sa mga napaulat, sinasabi nila na hindi daw agad lumundag mula rito yung bus at bagkos. Ay kumaskas muna raw dito sa gilid yung nasabing bus at inararo niya itong mga metal railing na nandito nga no, sa gilid ng Skyway. Patunay daw dito no, na itong mga gasgas na ito ay tama daw ito ng chassis ng nasabing bus at inararo din itong bahaging ito. Hanggang sa dito na raw umano, maaring lumundag yung bus. Kaya nga sa bahaging yan, doon nakita yung aluminum band. At sa dulong-dulong bahagi pa na yon, doon na nagsettle yung nasabing bus. Tiniyak naman ang Skyway, sumusunod sila sa tamang panuntunan. Malimit na makikita raw ang speed limit signs sa elevated portion nila. Ang mga bus at trucks, bawal na bawal sa leftmost o yung fast lane. May markings ito sa kalsada. Sa center o right lane lamang daw pwede ang malalaking sasakyan na nasa 80 km/h ang speed limit. Tinanong namin ang Skyway sa suwestyong sa leftmost lane na padaanin ng mga bus at truck
para kung magkaproblema, hindi agad babagsak sa Skyway. Maaring tutulan daw ito ng mga Class 1 vehicles. Depende sa management kung ano magiging dito ng management. Anyway, pag-uusapan siguro natin namin yun dito kung ano magiging ano. Kung magiging saliwana sila? Oo, depende yun. Pag-uusapan yung pagkano. May advisory panel din sa Skyway kung saan ibinibigay ang iba't ibang paalala at babala. Kasama na riyan ang pagpa-flash ng 60 km/h speed limit sa lahat ng sasakyan kapag umuulan. Maglalagay ng ano, may ano kami doon. Advisory. Advisory sa ano. Na anong sasabihin nyo sa advisory ba? Eh yun na mag-ingat sila at umuulan na gano'n. And then 60 km/h lang per hour ang ano. Maximum speed. No? Samantala, hawak naman ng HPG sa Bikutan ang ilang cellphones, pitaka at alahas sa mga biktima. Ang ilan sa mga cellphone, nakuha na ng mga kaanak. Sa isang punto kahapon, tumunog para ang ilan sa mga ito at sinagot ng mga pulis ang mga tawag. Pagka-claim nila, kailangan lang nila yung kung injured lang yung kamag-anak authorization. Pero kung patay na ho yung may-ari, kailangan yung immediate family ang kukuha nito. Tapos kung ano naman, kung nakikilala nila itong, ano, itong mga gamit na ito, kung nakikilala nila at sa kamag-anak nila, pwede magkipag-apply na kami sa official. Mike, ayon sa HPG, no, 3 sa 18 nasawi ay hindi pa rin nakikilala at ang mga labi nila ay nakalagak ngayon sa Veronica Funeral Homes doon sa Pasay City. Kaya naman na nanawagan sila, Mike, doon sa mga kaanak na sana magtungo nga doon sa punerarya upang makilala itong mga biktima, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.